up? So, by the way, this is Joanna April again, and thank you for watching my video right now. If you're new to my channel, please do subscribe, and if you want to get notified, just click the notify bell button, okay? So, magtatagalog ako ha, kasi ayoko mag-English, totoo lang. For today's topic is all about how to handle stress. Ayan. So, ayan. Paano nga ba i-handle yung stress sa buhay? Alam naman natin na lahat ng tao sa mundo may kanya-kanyang problemang pinagdadaanan. Yung iba yung iba hindi nila ma-handle yung kanilang problema kaya nauuwi sa ano parang iba nagpapakamatay, iba ano parang alam mo yon, parang sa sobrang depressed hindi nila kinaya yung kanilang sariling buhay. And para makaiwas sa ganung klaseng pangyayari, since lahat nga ng mga tao may kanya-kanyang problema, may kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay, ang ma-advise ko is kung meron mang hindi maganda na for example, usually naman yung mga ano, problema ay nanggagaling sa mga bagay na hindi natin gusto marinig. Nangyayari yan halos sa lahat ng mga tao, di ba? Kunwari, sa family, sa mga kaibigan, o sa trabaho, sa school, sa kahit saan ka magpunta, meron at meron kang maririnig na hindi maganda. Hindi mo inaasahan mangyayari, pero darating sa buhay mo na meron kang maririnig na hindi maganda tungkol sa'yo. So, paano nga ba ma-handle yung ganong situation? Ako, based sa experience ko, everyday, meron akong naririnig na hindi maganda coming from sa mga kadugo, sa madalas mong kasama halos araw-araw. Ayokong banggitin kung sino sila. Obviously, alam niyo naman kung ano ibig sabihin ng kadugo. It can be relatives, it can be family, it can be parents, it can be siblings, it can be your grandparents, it can be your aunties, uncles, cousins, or hindi, basta i-simplify natin as kadugo na lang. Yun. So, almost every day, hindi mo may iwasan talaga na meron kang maririnig na hindi maganda tulad ng tanga, bobo, abnormal. Alam mo yung parang everyday, it will sink into your mind na forever na ganito yung ano, yung tingin sa'yo. Kasi ang lagi mo naririnig, you're stupid, you're dumb, you're worthless person. Pero wala naman iba kasing maniniwala sa'yo kundi yung sarili mo. Kung hindi lahat ng taong mahal mo sa buhay kaya mo, kung hindi lahat ng ano susuportahan ka, or hindi lahat ng mga taong nagmamahal sa iyo alam mo yon, nakakasundo mo, best way na makakatulong sa sarili mo is wala nang iba kundi talaga yung sarili mo talaga . So, kung laging ganun yung naririnig mo araw-araw,
the best way is umiwas ka. Umiwas ka kahit na nasa isang bahay ka o kung nasa school ka or nasa work ka, iwasan mo. I mean, kahit katabi mo siya or kahit na lagi kayo nakikita, wala ka magagawa eh, kasi ang importante yung pumapasok ka sa school, pumapasok ka sa work, or wala ka magawa kasi kasama mo siya sa bahay. Alam mo yun? Kung hindi mo naman magawa na magsarili kasi masyadong mahal yung expense na bumukod ka, yung hindi enough yung money na inipon mo or sinasahod mo para makabukod ka. So, the best way, kung wala ka talaga magawa kasi araw-araw mo siya kasama sa bahay or araw-araw kang pumapasok na nakikita mo yung kaaway mo or yung alam mo yun, the best thing to do is talagang kahit naririnig mo araw-araw yung mga masasakit na bagay na ito, is umiwas. Maghanap ng time na to be alone. Kasi yun yung makakatulong sa self-esteem mo, sa lahat na para makalimutan. Kailangan i-divert mo yung sarili mo sa ibang bagay na makakalimutan mo yung mga sinabi nilang masasamang bagay sa'yo. Kasi alam mo naman na hindi yung kung anong sinasabi nila sa'yo, hindi naman totoo. So, para hindi ka ma-stress, para hindi mag-sink in sa, para makalimutan mo. Kasi yun yung only way na para hindi araw-araw bad mood ka, para hindi araw-araw depressed ka or stressed, kailangan maganap ka ng ibang bagay na mapapagkalibangan mo, tulad ng manood ka ng nakakatawang movies, nakakatawang shows, or makinig ka ng music, or try mong maghanap ng ibang makakausap. Let's say you have friends, other friends sa social media na pwede mong i-share yung mga iba pang bagay na alam mo makakapagpasaya sa'yo. Kasi that's the only way na para alam mo yon, para makalimutan mo lahat ng mga problema mo sa buhay. So, you can also make yourself busy, like do some exercise, or you can sing, you can dance, anything you can do. You can draw, you can alam mo yun, ang pinaka mas nakakatuwang gawin mo is to travel. Go somewhere, like kung hindi ka pa maka-travel outside the country or out of town, you can just go sa mall, sa grocery. Masaya na yun eh. Like, alam mo yung parang may ginagawa ka para sa sarili mo. Masaya na yun eh. Minsan, daanan mo sa pagkain, pero wag mo sobrahan yung pagkain mo. Kasi tataba ka. So, if you're a food lover like me, minsan dinadaan ko sa pagkain ng sushi bake. So, minsan nag-order ako. Para sa akin. Guys, kwento ko sa inyo. Minsan nakaka-relieve ng stress ko. Kasi nga, I'm working 8 hours a day. 8 to 9 hours a day. Minsan kapag nag-OT, nag-extend. So, syempre, yung work ko, hindi mawawala yung toxic kasi nga,
meron at meron akong makakausap na customers na yung iba sa kanila galit kasi nga call center agent ako. So, araw-araw, meron at meron kang makakausap na talagang nakaka-stress na customer. So, since wala kang magawa kasi kundi magpakumbaba ka kasi ganun talaga pag call center, pag tsatsagaan mo kung sino yung mga nakakausap mo kasi ikaw yung espesyalista. Ikaw yung mag-iintindi sa mga customers na galit na galit. So, kahit na, alam mo yun, araw-araw, meron ka may encounter ng mga ganong tao. And what you can do sa, ano, after work, syempre, aside from kumain, ganon, or mag-pray kay God, magdasal, ako kasi, dinadaan ko yung sarili ko sa pagbili ng mga paborito kong gamit sa Lazada, sa Shopee, sa ano pa ba, bumibili ako sa GrabFood, sa Foodpanda. Yon, yung mga inipon kong pera, although ang target ko talaga is maging makaipon ng pera para sa future ko, pero minsan natetempt ako. Alam mo yung natetempt ako kasi may mga bagay ako na gustong bilhin before nung wala pa akong work, nung wala pa akong pera, nung time na madalas akong humingi lang ng allowance sa parents ko. Ngayon nabibili ko na lahat ng mga gusto ko. Like, tulad nito. I bought this in Shopee and it's 1,400 something. Nag-advertise, no? So, ayun guys, ayun, pwede niyong mapagkalibangan, pero wag masyadong over, ah. Syempre, kailangan niyo pa rin mag-save ng money, kasi spending too much can be, sayang rin, sayang yung pera na pinaghirapan at pinagpaguran niyo, pero there are times na kailangan mo rin mag-enjoy, kasi ganun talaga eh, pag kinontra ka ng siguro ng kamag-anak mo na bakit ka gasta-gasta ng pera, bakit ka, ano, travel ng travel. Eh, ano naman ngayon, pinaghirapan mo naman yung pera mo, diba? Kung gusto mong enjoy yung buhay mo, pabayaan mo kung ano yung, ano, I mean, pabayaan mo yung mga toxic na tao na yan, wala silang magawa sa buhay nila kundi kontrahin yung buhay mo. Diba? Ang what matters is you are enjoying yourself, you are happy. So kahit na, let's say ang trip to Europe is alam mo yan, yung one way trip, baka 100,000 na agad yung isang ticket, hindi mo alam kung magkano, basta hindi mo alam kung gaano ka mahal. Let's say gumastos ka sa ano, business or first class, mahal yun, di ba? Syempre, you want to enjoy your life, eh. Ano naman ngayon kung papakailaman ka ng ano, mga kusino man dyan na ayaw kang tigilan, tulad na lang sa, ano, yung parang, kung ano, nung pinupost mo just to express yourself online, papakailaman ka pa ng mga kadugo mo or mga kamag-anak mo, nakaka-toxic, di ba? So in order na para mawala yung stress is don't mind them. Those are people na inggit sa iyo kasi hindi nila nagagawa yung gusto nila. Inggit sila kasi isipin niyo na lang na alam mo yun, you're doing this for yourself. Wala naman kayong tinatapakan ng mga tao. Ginagawa niyo ito para maging masaya kayo. So, kung ayaw nila yung ginagawa mo, then, di ba? Wag kayo makinig sa mga sinasabi nila na, ano, parang kinokontrol nila yung buhay mo. So, alam mo yun, just enjoy. Just enjoy your life and do what you want. Pero what, wag yung ano, yung sobrang extreme, ah, yung to the point na illegal niyo yung ginagawa niyo. Wag yung ganun. Pangit rin naman kung ganun. Mas maganda yung you're doing something for yourself na
alam mo naman tama, wala kang ginagawang mali. Okay? Wag lang yung drugs, wag lang yung ganon. Wag lang yung mga, ano, yung crime na nagnanakaw ka, wag ganon. So, what I mean is, enjoy your life to the fullest hanggang buhay ka, hanggat na bata ka pa, gawin mo na yung gusto mong makakapagpaligaya sa'yo. Yun yung nakakatanggal ng stress. At saka, always love yourself no matter what. Kasi, kung sa tingin, kung tingin ng pamilya mo, ng kamag-anak mo, na bobo ka, tanga ka, yung parang feeling mo, walang nagmamahal sa'yo. Kung sa tingin mo na ganun yung iniisip sa'yo ng ibang tao, na parang ganun kang kababa na tao, wag niyo silang pansinin. Mahalin niyo yung sarili niyo, kasi ang buhay napakahalaga, kaya nga binigyan tayo ng buhay ni God para, alam mo yon, para we can live to the fullest. Hindi po pwedeng tumutok tayo sa mga malulungkot na bagay. We should find something else na positive in every day, kahit na hindi natin may iwasan every day yung mga toxic people, toxic lahat, toxic environment. Stop na in thinking about na walang solution about that. There is always a way, guys. So, kung ano, like what I've said, find a way for you to be happy. Okay? That's the only way for you to relieve your stress. So, I hope you enjoyed watching this video. Wala na kasi ako maisip na topic para ma-upload ko dito sa YouTube. Pero hopefully sana makatulong sa inyo, especially sa lahat ng mga viewers ko ngayon. So ayun guys, and once again, thank you for watching. I'll see you guys on my next video. Thank you. Bye-bye.